Aminado ang gobyerno, hindi nila inaasahan ang paglobo ng presyo ng mga bilihin ngayong taon sa kabila ng kanilang paghahanda para sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Bukod kasi sa train law na nagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo, sweetened beverages at iba pa, meron daw mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng paghina ng piso, pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa pagkaubos ng stock ng NFA rice at paglobo ng presyo ng krudo sa world market sa $70 per barrel. Maaring nagkamali kami nung pagtansya noon, pero at the time, we were only guided by information available to us. Kaya panukala ni Senador Bam Aquino, suspendihin muna ang excise tax sa petrolyo sa ilalim ng train law habang mataas ang presyo ng mga bilihin. Marami na nga tayong hindi kontrolado, and yet yung kontrolado po natin, nag-contribute pa rin sa pagtaas ng presyo ng bilihin. What can we correct? Ano yung mekanismo natin para mapreno po natin yung train? No? Because it is driving prices forward. 4.5% ang inflation nitong Abril, mas mataas kaysa sa 4.3% noong March at sa 3.2% noong Abril ng isang taon. Pero ayon sa DOF, masyado pang maaga para sabihing lalampas ang inflation sa kanilang target na 2-4% para sa 2018. Sabi ng economic managers, hindi dapat suspendihin ang mga buwis sa ilalim ng train law dahil taong bayan din naman daw ang makikinabang sa mga proyektong pinagbubuhusan ng buwis na nakolekta mula sa train. Mas nanaisin daw ng DOF na taasan ang 200 pesos kada buwan na unconditional cash transfers na ipinapamigay sa mahihirap na pamilya pantulong sa pagsalo sa epekto ng train law. The best option is to include it in the budget, a flexible provision that will allow us to increase the payout. I think that's the better solution. Ang problema, hindi pa natatapos ng DSWD ang pamamahagi nito sa 10 milyong pamilyang nangangailangan nito. Ang nangyari, tumaas na yung presyo at saka mo palang bibigyan ng 200 pesos. So ano nangyari doon sa pinangako sa amin na nakakasana, ready na to implement by the start of January 2018. The assessment then was actually anchored on the presence of the payout mechanisms of the Pantawid Pamilya program. It's already in place last year. The social pension beneficiary is actually a new program that we're trying to run at this point. And as of the moment, there's a new payout methodology that we're trying to put in place. Jam Cesante Caico, Nakatutok, 24 Oras.